Tanong ko lang po, Baro John Ray. Diba ang Halloween may origin word na hallow, meaning to make holy o to honor as holy. Tas papaano ito maiuugnay sa pagan tradition pagsapit ng Halloween? Kasi karamihan sa Kristiyano ay nakisiselebrate ng pagan tradition. Actually, sister, magkaibang tradisyon talaga yan. Naiuugnay lang dahil sa the same day ang celebration, no, yung mga pagan worship kasi akma din sa celebration ng simbahan na honoring the saint at prayer for the souls in purgatory, no, yung ating Todos los Santos na celebration, All Saints Day at All Souls Day. So doon lang yan na ikakapit kasi may mga Katoliko na walang kaalaman, akala nila ang Halloween ay party para sa mga demonyo. Doon nauugnay yan. Pero actually, magkaibang celebration yan. Kasi ang simbahan hindi nagsiselebrate para dyan. Ang sineselebrate ng simbahan, paggugunita sa mga yumaong banal at mga kaluluwa ng mga yumao. So yan po ang celebration ng simbahan. Kasi biblical po kasi yan. Kung babasahin natin ang utos ng Diyos, biblical po yan, no? Sa Sirak Eklesiastiko kasi, babasahin natin sa Eklesiastiko 38:15-16. No? Ito ang utos ng Diyos. Diyos mismo nag-utos nito. Basahin natin. Yan. Magkakasala laban sa Panginoon ang isang tao kung hindi siya susunod sa kanyang manggagamot. Pagluluksa sa namatay. Ito. Tangisan mo ang isang tao kapag siya'y namatay. Umiyak ka ng malakas at pakita mo ang iyong pamimigati. Bihisan mo siya ayon sa kanyang kalagayan at dumalo ka sa kanyang libing. Ipagluksa mo ng marapat ang kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng pagluha at panaghoy. Gawin mo ito sa loob ng isa o dalawang araw nang walang masabi ang sinuman, pagkatapos aliwin mo na ang iyong sarili. Sapagkat ang panlulumo ay makakapagpapahina ng katawan at ang labis na pagdadalamhati ay maaring ikamatay. Pagdadalamhati ang laging asa, ano na to sa yung mga namatayan na hindi makapag-move on, no? At kung babasahin naman natin sa ano kapatid, sa ikalawang Makabeo, 12:43-45, ito yung napaka-biblical talaga naturo yung ginagawa ng simbahang Katoliko. Ito, nagpalikom siya ng mga kaluob na umabot pa sa halagang 4 na libreng pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Kaya nga, napaka-biblical ang aral ng simbahan, kapatid, no? We're just following the ordinances of God na ipanalangin talaga ang mga patay. Kaya ang simbahan, naglaan ng araw para sa kanila. At meron ding araw para sa mga santo. So magkasunod yan, November 1 at November 2 ang pinili ng simbahan. At the same time, pinangharap kasi yan ng simbahan sa mga pagan practices kasi mayroon na ngang practice ang mga pagano na paggugunita din nila sa mga evil spirits, no? At itinaon yan sa November 1 and November 2 para i-contest sa practices na yan. Ngayon lang, sa mga bagong panahon na nami-misinterpret na yan ng karamihan, pati mga Katoliko, akala nila pag sinabing Halloween, ano na yan, parang celebration para sa paggugunita sa mga masasamang espiritu, paggugunita sa demonyo. Hindi naman kasi yan ang turo ng Halloween, eh. No, ang Halloween, paggugunita sa araw ng mga banal at paggugunita din sa mga kaluluwang namatay na nasa purgatory. So doon yan na ano kapatid, no, doon na naiuugnay ang Halloween sa pagan tradition, pero magkaiba talaga yan. No, magkaiba yan, ibang celebration 'yon. 'Yon ay pagan ngayon, eh, pagan tradition sa atin hindi yan kaparihas o ano ba, may connection. Walang connection yan at all. No, walang connection yan at all.
Kung babasahin mo ang So, history dere. niyan. Ah, yes, Father. Padagdag, Father. Meron akong ibahagi dito tungkol sa iyan para malaman natin na ang Oktubre 31 ay isang mahalagang pizza, hindi lamang para sa kultura ng Celtic, kundi pati na rin para sa mga satanismo. Ito ang pinakamahalaga sa apat na taong taon ng Sabat ng mga mangkukulam. Ang Halloween sa Makatwid ay isang okasyon na ugnay sa mundo ng mahika. Ang mundo ay okultismo ay tumutukoy dito. Ito ang pinakamahalagang araw ng taon. Ito ang bagong taon ng buong esoteriko ng mundo. Yung New Year's Eve ng mga satanismo. Ito ang pinakamahalagang holiday ng taon para sa mga tagasunod ni Satanas. Nagbubuntis ang mga tinatawag na mangkukulam na para isakripisyo ang bagong panganak ng gabing iyon. At kung makakita ka ng ilang pusa na nawawala, lalo ng itim na, tanungin ang iyong sarili kung bakit. Dahil sinasakripisyo yan eh. Ito ang gabi kung saan tayo ay lumulubog sa panghuhula, astrologiya, palmistry, mediumship, magic, pagkukulam, espiritismo, satanismo. Ang pagdiriwang ng Halloween sa Makatwid ay isang pagdiriwang ng mga pag-usana sa Diablo na kung sa sambahin kahit isang gabi lang. At iniisip na maaaring niyong ipagmalaki ang mga karapatan ng tao. Ang Halloween party ay isang uri ng pagdiwang na ipinakita sa anyo ng isang laro. Ito ay tuso ng mga Diablo. Tapos, dagdagan ko pa, ang lahat ng ito ay ang modernong versyon ng Halloween na nagdaragdag ng mahiwagang klima na napipilitan tayong patuloy na pagdurusa mula sa mga ilog ng mga serye ng telebisyon kung saan ang mga mangkukulam ay marahil ay mabait at mabuti hanggang sa mga tao ng Harry Potterism. Mula sa karagatan ng mga magasin na may mga sanggunian ng esoterismo, anting-antingan at may huwagang bagay. Kaya ang suspetsa namin si Rowling, no, yung author ng Harry Potter, is one of the priest of the satanism. Kaya pinag-aralan namin na delikado yung Harry Potter, manood ng Harry Potter. Ito ay isang tunay na pagnanakaw na dinaranas ng kulturang Kristiyano. Ang progresibong de-Christianization ng Christian holiday ay ang ferialization ng public holiday at nagbibigay bigkas sa pagpapakilala ng mga bagong anti-Christian holiday na ito. Ngunit sa katotohanan, ang araw ng mga banal ay isang pizza ng mga Kristiyano. Noon Mayo, last day of May, yung sineselebrate ng Katoliko ang tinatawag na All Saints Day. Ngunit itinatag ito ni Pope Gregory IV noong 840. Ito ay original na ipinadiriwang noong buwan ng Mayo. Ito ay noon 1048 na inilipat ni Odilo sa Cluny ang pagdiriwang ng Katoliko sa simula ng Nobyembre upang alisin sa trono ang kulto ng Samhain. Ang Samhain yon ang Halloween. Yon ang Diyos ng mga pagano na sa sineselebrate sa sa araw ng Nobyembre o unang Nobyembre. Kaya to contrast ang celebration na to, kaya inilagay doon, sinadya talaga ng sibang Katoliko para kontrahin ang kapistahan ng kadiliman. Ayan, maraming salamat, Father Bob. No? To make his message known is our responsibility. So here